Okay guys, magandang araw sa inyong lahat. At mayroong customer ako dito, MIUI 125. Ang naging issue dito guys, sa MIUI, nag-check engine siya guys. Ito guys, oh, MIUI 125. Dito sa kanyang panel board, dito makita natin ang check engine. Itong lights, mag-iilaw yan pag i-on natin ang susian. Okay. At bibilangin natin isang mahina ang blink at isang malakas ang blink. Yan ang babasahin natin guys. Sa pagbasa nito guys, i-off lang natin ang susian tapos i-on natin. Ibalik lang natin off tapos i-on. At umpisa natin mag-count guys. 1, 2, 3. 3 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay guys, ito ang nabasa natin guys. Isang tatlong mahina at pito ang malakas sa pag-blink-blink. Bali, ang error nito guys, na MIUI 125 naging 37 ang kanyang code, yung error code. Sa pag-diagnose dito guys, paano kung malaman kung saan ang kanyang naging error code 37? Buksan lang natin itong dito sa may bandang, sa may engine, itong cover na to dito, at tingnan natin dito sa loob guys kung ano ang dahilan bakit nag-error 37 siya guys. Okay guys, dito, at sa hindi pa nakapag-subscribe sa my YouTube channel ko, paki-subscribe naman at paki-hit sa notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong upload na video. At sana makatulong itong video na to guys sa inyo at dagdag na kaalaman guys sa inyo, at meron kayong mga motor dyan. Okay, dito guys, tingnan natin ito dito sa may sakit kung saan dito ang may wire na putol. Ito mga sakit na to, ito okay naman to guys. At dito sa banda sa ilalim guys, dito, at dito guys, ito ang sakit na to sa head. Naputol ang dalawang wire. Ito guys, oh, kung mapapansin nyo guys, sa may daliri ko guys, to. Itong tinutudlo ko guys, ito. Ito ang sakit sensor na sa may head ang naputol. To. I-zoom lang natin guys para klaro. Okay, ito. Ginalaw ko guys ang dalawang wire. Ito. Ito ang dahilan kung bakit nagka-error 37. Okay, at dudugtugan natin ito ng wire. Ito, dudugtugan natin at isaulit natin doon sa kanyang sensor. At tanggalin lang natin itong nasakit. Tanggalin lang to guys. Hugutin lang natin. Ito, nahugot na. At ito, putol ang dalawa. Ito guys, oh. Kung mapapansin nyo guys, wala na ang dalawang wire. Kaya, wala tayong mabibili na sakit dito. At gawan lang to ng paraan. DIY lang to guys. Dudugtungan ko to ng dalawang wire. A few moments later. At dito na guys, natapos ko na to. To na dinugtungan ko ng dalawang wire at isauli natin doon sa may sensor. To, itong dalawang wire. At dugtong na doon natin sa dalawang wire din na naputol. Ito, itong dalawa. Doon natin idudugtong. Itong blue at saka green. Okay, sauli lang natin dito sa may sensor. Ang sakit. Okay, ganito lang guys, oh. Tapos na. Tapos dugtong natin itong dalawa at lagyan natin ng electrical para hindi maggrounded. Hindi siya maggrounded. Kaya at umpisahan ko na guys. Lagyan ko lang ng kuan kasi wala akong tagahawak ng mic, tagahawak ng sila camera. Kaya mahirap guys pag walang tagahawak ng kamera. Okay, password, fast forward na natin guys para madali,
para hindi tayo patagal sa pagla-live natin, pagbibidyo. Okay, nilagyan ko na ng electrical at higpitan lang para hindi na mag-grounded pa ulit. At pagkatapos dito guys, tingnan natin doon sa may panel board kung meron na pa bang check engine. Naka-check engine, naka-error 37. Ito guys, ito, pag naputol to guys, error 37 ang lumabas. Itong dalawang na wire. Tapos na, tapos na. Ito, tingnan natin ito. Okay, wala na. Wala nang check engine. Okay, on natin. Okay guys, nawala na yung check engine. Starting. Guys, success to guys. Nawala na yung check engine. Nawala na. Sana guys, sana makatulong itong video na to at tutorial. Hanggang dito na lang guys. Hanggang dito na lang sa hindi pa nakapag-subscribe sa my YouTube channel, paki-subscribe.